Don is a dance expert yan eh. Don, when you do dance and when you do action, sabi nila may similarity daw yan na yung move, parang madali daw maging action, madali kumuha ng action scenes pag mahusay na dancer ang isang artist. Tama ba yun? Yes, I agree because we specialize in body movement. We can easily imitate, even if we're not experts in wushu, in ganito, we can easily adapt the look of the body movement or body posture. So because we spend everything is about about the look of the body, the way you express it. So from head to toe. So anything na kaya naming i-imitate or i-act out. Although it's not very, siguro, I don't mean to trivialize the specialization of every martial arts. But I guess madaling mag-adapt ang isang mananayaw sa kung ano mang klase ng body movement na ibibigay or i-request or i-re-require sa kanya. Choreography din, di ba? Tama ba, Mac? Kasi yung magaling din si Mac Manikat, mahusay din sumayaw eh. So, tama ba yung sinabi? Sarap lang, Mac. Ay, hindi naman. parang para sa camera, kumbaga magagawa mo yung movement ng gracefully. Kaya mas okay may background ka ng dancing sa pagkadating sa action. Yeah. I want to ask the same. Go ahead. Meron pala akong suggestion kapag magkakaroon ng ng second name si Maisha. Super soldier. Shabay. Shabay shabay. Papahirang kita, papahirang. Okay ka ba doon? Shabay. Hindi ko no. Ayoko. Kahit ganun. Uy, huwag niyo nga pinoprovoke yan si Don. Alam niyo namang ano niya. Napakatapang niya. Alam niya. Every bumabuka na bibig niya ako, coat. Napipick up ng lahat. Kasi diba kapag pag lumalabas yung power niya, nagsasabay-sabay yung mga tao. Eh, totoo. Ganun din siya in person, in real life. Nakakatakot ko niya i-provoke mamaya. Dito pa mag-emanate yung coat. Para sabay-sabay. Oh. Wow. Sabi nga nila, late ang reaction. Wow. At least hindi na ako girlfriends kasi sabay-sabay na kami. Tsari. Parang yung ba yung boys group niya naman, hindi rin lagi nagsasabay-sabay. Hashtag. Hashtag. Oh. Lagi na lang trending dahil hindi sabay-sabay. Charo. Correct. Okay. Hindi sabay-sabay. May background ka ba sa dancing? Ako po? Hindi, si Kim, si Don. Me? Oh, ikaw na. Ay, sorry. Litong-lito. Do you dance? Ako, yes po, pero hindi talaga dancer. Pero parang nahasa lang ako nung pandemic kaka-TikTok. Okay. Pero hindi ka nahirapan sa mga galawang action na medyo panlalaki, pang action movements, ganon? Nahirapan pa rin naman po kahit papano. Kasi parang sabi nga nila, parehas lang. Pero may pagkakaiba pa rin kasi kailangan mo ng parang tigas, parang kailangan talaga magmukhang super soldier. Lalo na po ako, medyo malamot ako. So, kailangan more effort. Okay. So, talagang nakita mo naman gumalaw yung si Ate Don. Ate Don, no? Si Don, kung gaano kahusay, di ba? Yes. Oo. Alright. I'd like to balikan ko lang Justin si Joshua kasi revelation na gusto niya palang papunta papunta yung path ng career sa action. Would you take this seriously na kung nakikinig ang management, ng mga four projects, you're willing to do action na talaga, Josh, no? Action drama. Yes, absolutely. Actually, even before Darna, action talaga, feeling ko that's where I shine. I have a background in martial arts, so I don't dance, but I have been doing martial arts since I was a teenager. So I feel like I can bring a lot to the table. And I feel like I know when they give me the right role, I'm going to kill it no matter what it is. I do my best 100%. Yun naman ginagawa ko. And no matter what role that is, there aren't any small roles, okay? Only small actors. So any opportunity they give me, I'd be willing to give my 100%.
So kung mapag-desisyonan ng management na okay, action tayo. Diba? I actually I also train with the stunts team para mahasa rin ako sa mga stunts, yung mga numero na ginagawa nila para lang may idea ako kung anong ginagawa ko. So, feeling ko handa na ako kung ano man ibigay nila sa akin, magagawa ko. Yun lang po. Josh, tama ba? You started as a child actor. You were a child actor, right? I started when I was 15 po. So, hindi naman po child actor. Pero nung bata ako, commercials mostly. Commercials and theater. So, commercials, theater. Natuloy-tuloy ko naman yung theater up until 18 years old. Tapos nag-full-time na ako sa TV. So, yun po experience ko. Okay. Nice, nice. Okay, Justin, I think we're ready. Is Paolo ready to answer the questions na kanina? PJ, si PJ ng ad prom. And kung hindi pa, pwede naman tayong mag-proceed dun sa next, no? Yung next. Dagi na lang hindi, charot. Okay, go. This is from our friend from Davao. She's a fitness vlogger. So ang tanong niya is for Kim and Don. Well, si Don nagpahapyo na about dancing, ganyan. How do you physically prepare for the role? Yan? Ano ba mga physical activities ang ginagawa ninyo? Sige, umpisa natin kay Kim. Yes, ako po talaga hindi ready. Dahil dati pa lang po hirap na po talaga ako magpapayat talaga. So ngayon po, ang ginawa ko, nag-intermittent fasting ako. And kahit sa isang araw, makaisang oras po ako na mag-workout kahit cardio lang. Ayun lang yung ginagawa ko ngayon. Siyempre, healthy food, ayun. Uy, ano yan? Maganda yung intermittent fasting. At least pwede ka mag 16-8, ganyan. Basta yeah. Everyday, kahit anong variation yung fasting mo, you do it 12 hours. Basta mag-fasting ka, it helps. Kaya tingnan mo, she's so fit, si Kim. Yes. Si Miss Dawn. Ako, yung totoo, nahirapan ako mag-prepare because I wasn't given enough time. And may kasabay katulad nito, nasa commissary ako. So sabay yung work ko sa showbiz at saka yung munti kong negosyo. So it was very difficult for me. Actually, it was more a mentally preparation eh. Kasi wala naman akong problema physical. I can dance the whole day. I actually love action scenes. Pero it's the mental preparation of go mag-gym ka girl, go mag-yoga ka, mag-ano ka. I at one point I actually did gymnastics classes, no, para because I wanted to learn how to backflip and all that. So it's walang problem sa akin physically, it's more mentally kasi pag pagod ka galing parang itutulog ko na lang. So mental preparation yung sa akin more than anything. Ayan, Don, ano, sundutan ko lang yung tanong ni Joe M. Madrazo of Davao, no? Yun niya, nabanggit mo nga yan, mahirap pagsabihin. Anong, dun sa mga kagaya mong career woman, na yun niya, samot-sari din yung ginagawa, may negosyo, may work, ano ba ang pa-advise mo para ma-motivate sila na maglaan ng oras for their physical, for their fitness? The discipline, man. You have to work on your self-discipline na kahit napagod ka, kahit natin, lalo na pag tinatamad ka, kasi number one yung katamaran eh, you just have to show up. Show up. Kasi it's always the first step that's the hardest. So discipline, self-discipline. I think if you master that, you can do anything. Self and thoughts and emotions, disiplinahin mo yan. Lahat yan. And you can do anything and everything you want. Yes. Ayan, salamat. Motivate ako. Ayan. For our next question, habang si Sir EJ nakamute and off-cam, babasahin ko na, Sir EJ, the question from Florencio Husay of Manual to Live. Ayan. Andito pala, andito ba siya? Ayan. To personally ask the question, we have Florencio Husay. Ayan, hi. Ayun. Well, my first question goes to Eric Fructoso. Kasi nga, dahil nga yung character mo, most hated, isa sa most hated sa Darna bago maging extra. Tapos ngayon, na yung nagka-powers ka, sa tingin mo, ano yung mas panggigigilan nila sa'yo? At sa tingin mo so far, may naranasan ka na ba na parang, nagigigil na rin yung mga tao outside pag lumalabas ka dahil nakikita ka in real life? Nung pineda pa na police, yes, kinaiinisan dahil talagang annoying si Pineda.
iba yung ugali. Tapos nung nagsimula maging extra si Pineda, nung hindi pa naka-costume, nakita ko mga feedback na tuwa sila dahil nakakatawa daw yung mga hirit ni Pineda. After that, di pa natin alam. Titingnan natin kung ano mangyari. Pero outside, pag nakikita ako, natutuwa sila dahil natutuwa lang dahil makulit lang. Pero hindi naman talaga sila naiinis or anything. Siguro na baka nakakatakot lang yung itsura ko. Okay. So,